back to Simple Life of Ruby's Vlog Chart. Kumusta kayo, guys? And ito na nga, guys. Dudugtungan natin yung ating ginawang vlog yesterday about how I process my visa, about how to apply visa to Finland, and of course, yung ano nga ba yung mga requirements. So, ito nga, guys. Dugtungan natin kasi meron na naman nag-message sa akin. So, yun nga, guys. Just comment down below or message nyo ako directly. Kung meron kayong mga tanong or meron kayong gustong ipagawa sa akin related dito sa mga apply-apply na to, mga visa-visa na to para lang makapasok ng Finland. So, ayun, for today's vlog, ang gagawin natin is paano nga ba ako nakapunta ng Finland, and of course, i-share ko din sa inyo ang ating immigration experience. Yes, guys. So, way back 2015, na-meet ko ang aking asawa ngayon na dati ay boyfriend ko pa lang. Actually, guys, talagang, as in, hindi ko alam kung kayo din ba naka-experience ng ganito, na alam nyo yun, wala kayong idea, as in, wala kayong idea kung saan nga ba yung Finland, saan nga ba siya banda. Kasi ganun din ako dati, guys, as in, nung nakilala ko yung asawa ko, way back 2015, hindi ko talaga alam kahit anong gawin niyang, ano, kahit anong gawin niyang paliwanag, kasi hindi ko alam kung saan yung Europe, eh. As in, guys, wala talaga akong alam kung saan yung Europe, as in, walang-wala, zero. And then, until naipalabas sa Jessica Soho, talagang super tandang-tanda ko pa yun, guys, naipalabas sa Jessica Soho ang about sa Finland, especially doon sa village ni Santa Claus, which is napuntahan nga natin, kasi as in, talaga, yun yung pinaka-dream ko talaga, guys. Pinaka-dream ko talaga, talaga, guys, na puntahan since nung na-air yung ano na yon, yung episode na yon na about sa Finland and about sa kay Santa Claus, alam niyo yon. And then na-air nga noon yung ano, yung sabi pa ni Jessica na talagang yung Finland daw is nasa Europe nga daw siya. And then yung Finland is halos kalawak lang din ng Pinas, kaya lang ang Finland is konti lang yung population niya, more on super lawak niya, more on trash siya. Sa atin kasi wala na talaga yung space kasi super ano na tayo, overpopulated na tayo. So, ayun, magkaano lang daw sila, talagang magkasing lawak lang or magkasing laki lang daw yung Finland at saka yung Pilipinas. So, yung pinakaano ko talaga, guys, is yung na-eri si Santa Claus. So, super happy natin, guys, nung napunta natin si Santa Claus. And super saya ko kasi hindi siya crowded, guys, nung tayo na pumunta tayo ng summer. So, kayo, actually, parang nandun pa rin yun, eh. Nandun pa rin yun sa Jessica Soho, eh. Kung gusto niyo yung ano, guys, search nyo lang, guys. Talagang mayroon si Jessica Soho noon na featured talaga yung ano, yung Finland. So, para mayroon kayong konting idea kasi pag kahit naman na i-search mo siya, talagang parang wala ka pa rin idea kung saan niya ba. So, ayun, ang layo na natin. So, ayun na nga, 2015 nakilala ko yung asawa ko. And then, 2016, yun yung first time na nagkita kami. Yes, guys, nagkita kami ng asawa ko noong 2016. Tandang-tanda ko pa yun, dumating siya ng March 29, kasi yung birthday ko is March 28. So, bumisita siya ng Pilipinas kasi alam niya, guys, na hindi kami mahihirapan na mag-apply ng visa or alam, meron kaming siguro 80% or 90% na idea na ma-approve yung visa once na siya ang bumisita sa amin, sa atin, at magkita kami. So, ayun, pumunta siya noong 2016 for 1 month. Yes, guys, pwede namang mag-stay yung mga foreigner doon ng 1 month lang. And more than 1 month, parang magbabayad na yata. So, ayun, nakita kami. And then, nagstay kami sa Davao and Cebu. And then, yung parents ko din pumunta ng Cebu at na-meet niya. And hiningi nga yung ating kamay. Char! hiningi yung ating kamay, guys. Kasi, hindi ko alam, na-in-love yata sa laki ng ilong ko. Ganun. So, na-engage kami nung bago siya bumalik ng Finland, like April, guys. Bumalik siya ng Finland ng April. So, ayun. And sabi ko nga yesterday, guys, doon sa letter of invitation na yun, kaya sinabi ko yesterday na dapat talaga tandaan nyo kung kailan kayo nagkita personally, saan kayo pumunta, and saan kayo nag-spend time together, kasi isusulat nyo rin doon. And malaking tulong din yun once na nasa immigration na kayo
kasi tatanungin yun ng immigration officer. So before that, yun, so ayun nga, sinabi ko na napaka-importante noon. So ayun, nagkita kami for 1 month, nag-spend time together, and then after 3 months, as in, hindi ko alam guys, paano nga ba nangyari yun na gusto niya na talagang masigurado na, alam mo yung mapadali ang lahat sa amin, nag-ano siya, gusto niya na ma-meet ko yung parents niya, so gusto niya ako yung pumunta dito sa Finland. So, after 3 months, July 19, yun yung flight ko guys, papunta dito sa Finland. So, before that, of course, na-process na tayo. And it was my first time, super, super, duper first time ko guys, mag-apply ng visa. As in, wala akong idea. Sabi ko nga, as in, hindi ko alam kung paano. And super limited lang ng oras namin na mag-process. So, ang ginawa ko talaga, halos everyday akong nagano, nagsesearch kung ano ba yung mga dapat. And talagang wala akong makita. And, sobrang blessed natin guys, kasi malaking tulong din talaga yon na pumunta si Mr. doon sa Pinas na mapadali yung pag-approve. So, tingnan nyo guys, so, nakuha ko lahat ng mga requirements, talagang nandun lahat ng requirements, nag-additional requirements pa nga ako eh, yung picture namin together ni Banana, and then, tawag nito, nag-additional din ako ng aking birth certificate, and of course, after 2 days lang guys, super, super, na-approve yung ating visa. Yes, for the first time na-approve ang ating visa. As in, sobrang saya ko nun, guys. Kasi talagang, alam mo yun, talagang walang tumulong sa akin. Talagang super effort ko lahat yun, guys. Sobrang saya ko kasi nagawa ko siya, of course, sa tulong ni Lord. Hindi naman natin, wala naman talaga imposible kay Lord. So, ayun nga. As in, sobrang saya namin. So, July 19, yun yung ating pinaka-first time, guys, na umalis ng bansa. As in, alam mo yun, first time ko pumunta or lumabas ng Pilipinas and as in Europe, diretso. Europe. And din sa Europe talaga diretso guys, as in Finland. O diba? Napakabuti ng Lord. So ayun, yun yung ating first time nakalabas tayo ng ibang bansa and din sa Finland nga. Pero bago tayo doon muna tayo sa immigration experience natin. So, July 19, konti lang yung dinala ko nun guys na mga damit. Kasi sinabihan din ako ng asawa ko na huwag ako magdala ng maraming damit. So, and then 20 days lang kasi tayo guys na magstay. Pinili ko ng 20 days lang. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, yung ano naman yung allowed na magstay ka dito sa Finland is 90 days. So, 90 days yun guys. Valid din yung visa mo for 90 days. Nakadepende yun sa inyo kung ilang days kayo. Dapat naka-indicate din doon sa letter of invitation kung ilang days ka lang mag-i-stay dito sa Finland. Kasi, ganun din yung ibibigay nila sa'yo na visa. Kumbaga, kunwari, kung gusto mo lang ng 20 days, bibigyan ka lang nila ng like 30 days. Yun lang yung valid ng visa mo, 30 days. Kumbaga, bibigyan ka nila ng allowance, syempre. Kahit nasabihin mo 20 days ka lang, gagawin nila yung 1 month. Ganon. Kapag ginawa mo naman 2 months, bibigyan ka pa rin ng allowance na ng mga ilang days. So, ayun. So, syempre, wala tayong idea. Sabi ko nga, first time natin yon. As in, wala akong idea kung ano nga ba yung mga dadalhin ko, kung ano may dapat at hindi dapat. So, ang talagang ginawa ko lang, guys, yung pinaka-importante talaga ng mga dinala ko is yung mga papers ko. Diba, kapag yung mga requirements natin, yung letter of invitation, diba, pinasa natin yon. Sa pinasa natin yon sa, pag nag-apply tayo ng visa, papasa natin yon. Guys, maglaan din kayo ng tawag nito, ng letter of invitation, magkaroon din kayo ng kopya nyo, and then magprint kayo ng picture nyo together, and then kung maaari din yung passport copies ng asawa mo, or ng boyfriend mo, and then nung mga stamps niya, kung bumisita nga siya ng Pinas. So, ayun, magkaroon ka rin no ng mga copies, guys. Just in case. As in, just in case lang, guys. Ako talagang dinala ko lahat.
halos, hindi ko alam, kasi talaga ang dami kong dinala noon, pero yung mga hiningi lang sa akin, guys, bago ako makalabas doon sa immigration officer, talaga nagtanong muna siya. Ang pinakaunang tanong na dinala niya sa akin, guys, saan ka pupunta? Yung sabi niya, saan ka pupunta? Kahit na mayroon na siya ng papel na pipil upan mo, siyempre mababasa niya yon kasi binigay ko naman. Nagtanong pa rin siya. Kasi gusto talaga nila, guys, na talaga, minsan din nanguhuli pa yan sila kung nasasabi ka ba ng totoo. Ganon. So, yun ang tanong siya. Sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Finland. Sabi niya, sino pupuntahan mo? Sabi niya, ganon. Sinabi ko, ano, yung fiancé ko. Sabi niya, tapos nagtanong siya, sabi niya, nagkita na ba kayo? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, may picture ka ba? Ay, naku, ang dami talaga. Sabi ko, pwede na lang, dinala ko yung, talaga nagdala talaga ako, guys, kung ano yung mga pinasa ko sa application, doon sa pag-apply, nung pag-apply ko ng visa, dinala ko talaga lahat ng papel na yun, guys, as in, walang labis, walang kulang, talagang tandang-tanda ko pa yun. So, nagtanong siya sa akin, sabi niya, may picture ka ba na talagang nagkita kayo? So, binigay ko, pinakita ko yung picture namin together. Tapos, nagtanong pa siya, saan kayo nito nagkita? Ay, saan kayo nito? Sabi ko, sa Davao. Sabi ko, ganun. So, nagtanong ulit siya. As in, maraming itatanong, guys. Sabi niya, ilang days ka magstay doon. So, dapat talaga, guys, please, wag kayong magsinungaling. Kung ano yung nandoon sa letter of invitation mo, dapat magkatugma doon sa kung ano yung isasagot mo. So, yun sinabi ko sa kanya, na ganito. Tapos, nagtanong siya, kailan ka babalik? Sabi ganun. As in, sabi ko, oh my God, talagang kinakabahan na ako noon. Sabi ko, ganun. Tapos sabi ko, ganitong araw ako babalik. Ano lang naman ako, sabi ko, 20 days lang ako noon. Ganun. So, yun. Pinalabas naman tayo, guys, sa wakas. Ay, pinalabas. Pinapasok na tayo sa wakas. And dahil, first time nga natin yun, yung ginawa ni Banana is one layover lang siya, guys. Kasi meron naman mga multiple eh. Pag mga multiple, kapag bihasa ka na. So, one layover lang siya. So, kumbaga, after natin ng Manila, Hong Kong tayo. Tama, Hong Kong. And then, sa Hong Kong, talagang super kinabahan ako doon, guys. Talagang, alam nyo naman sa Hong Kong, napakahigpit. So, nagstay ako doon like, siguro mga 7 hours yata. Talagang doon lang ako sa loob ng Hong Kong kasi nga ayaw ni Banana na gusto niya na magkaroon ako ng mahabang layover para hindi ako maiwan ng eroplano. So, ganun. Sobrang haba ng layover natin doon, 7 hours. And then, nasita tayo ng, ano guys, nasita tayo ng officer doon, like immigration officer. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Finland. Talagang kinabahan ako mamaya. Kung ano na namang baka or kung ano na nangyari. Kasi talagang yung ano ko, guys, talagang yung maleta ko, hindi ko talaga hiniwalay sa akin. Tapos sabi niya, talaga sinabi ko na sa Finland ako pupunta. Sabi ko ganun. So, ano, talagang may mga sinulat pa siya. Talagang yung dibdib ko, kabog ng kabog. Pero, yung alam niyo yung kabog na hindi naman masama. Parang ganun. Iba-iba yung feeling ko na ganun. So, ayun, tinanong lang naman tayo. And then after noon, so dumating na nga yung ating from Hong Kong to Finland. Yes, bago tayo palabasin sa Finland. Ay palabasin. And bago tayo papasukin ulit sa Finland, guys, meron na naman tayong immigration officer. Hindi talaga yan mawawala. So, pagkalapag ng aeroplano, syempre bago mo kuha yung maleta mo talaga is last eh. So, bago mo makukuha yun, dadaan ka muna sa immigration officer. So, ito na naman tayo. Kinakabahan na naman tayo. Sabi niya ganun. So, sabi ko ganun. And then, sabi ko, Lord, sana, makapasok akong ganun, ganyan. Sana walang maging problema. Kasi, ganun naman talaga yung wish natin pag mga ganyang first timer tayo. So, ayun, niready ko. Passport ko, niready ko. Letter of invitation ko, niready ko din. Yung picture namin ni Banana, niready ko rin. Ganun. Tapos, ayun na. Ako na, tinanong na siya, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Finland. Sabi ko, dito sa Finland. Tapos sabi niya, sino yung pupuntahan mo? Sabi niya, ganon. Sabi ko, yung boyfriend ko. Sabi, ano pangalan ng boyfriend mo? Oh, diba? Nagtanong pa sila, guys. Nagtanong sila. Talagang kahit na
binigay ko na yung passport ko, kahit na binigay ko na yung letter of invitation ko, binigay ko yun, guys. As in, ay, hindi ko pala binigay yung letter of invitation ko. Kumbaga, natanong lang muna sila, passport yung kinuha una sa akin. Sabi niya, sabi nila, sino yung pupunta mo? Ay, ano pangalan ng boyfriend mo? Eh, di sinabi ko, Kari Pitkanen. Sabi ko, gano'n, kasi gano'n yung pangalan ng asawa ko. Tapos, ano, nagtanong pa siya, guys, sabi niya, sabi niya, may ano ka ba? May letter of invitation ka ba na galing sa kanya? So, kuha naman tayo. Buti na lang talaga. Gamit na gamit talaga yung letter of invitation natin. So, ayun. Binigay natin yung letter of invitation natin. Tapos, kahit na nandun na nga lahat ng mga details, sabi ko nga, guys, dapat talaga talagang detailed yung letter of invitation nyo kasi doon din manggagaling yung mga itatanong nila minsan sa inyo. So, kahit na binasa niya na yun, nagtanong pa rin siya sa akin. Kasi nga, di ba sabi ko nga, minsan hinuhuli lang nila kayo. So, ayun, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, anong trabaho ng fiancé mo? Sabi niya, ganun. Sabi ko, custom officer. Sabi ko, ganun. Ay, sabi niya, parang nag-ano ba siya, guys? May itatanong pa sana siya. Buti na lang wala na. So, ayun, sabi niya, pwede ka na pumasok. Oh my God, talagang yun yung pinakamasayang araw ko, guys, na finally, tapos na yung mga humaharang sa akin. Ang dami mga harang-harang, guys, pero madali lang naman talaga siya, sabi ko nga doon sa isang vlog ko. Madali lang siya, actually, basta meron ka lang mga kumpletong requirements sa mga list of requirements, guys. And yun, sabi ko, oh my God, this is my first time na umalis ng ibang bansa until Europe talaga. So, naging success tayo doon, guys. Successful tayo doon. So, nagstay tayo dito ng 20 days. And then, masama nga. Pangit nga lang kasi, kumbaga, yung flight ko is 19. Hindi natin naabutan yung parents niya, which is yun yung purpose talaga kung bakit niya ako gustong makapunta dito sa Finland kahit na hindi naman na, kasi nagkita na kami. Ang gusto niya is ma-meet ko yung family niya para maging, para ma-meet ko yung family niya, kaya lang hindi na nangyari kasi nung 19 yung flight ko, nung 18 pa lang namatay na yung mama niya. So sad. And then, so ayun, nagstay tayo dito for how many days, wala naman naging problema. And then, nung umuwi na tayo, walang naging problema din kasi pag lumabas ka na dito, hindi ka naman natatanungin ng immigration officer. And then, yung pangalawa natin experience, guys, naging madali na siya sa akin, naging madali na lahat. Yung pangalawa kong punta dito is way back 2017 at yun yung nagpakasal kami dito. Nagpakasal na tayo dito nung pangalawang punta ko, nagpakasal tayo dito sa Finland. And then naging madali na sa akin yung process, hindi na tayo kinabahan. And then wala nang maraming tanong, guys, kasi nakita na nila doon sa passport ko na nakapunta na nga ako dito ng Finland. So, naging madali na lang yun. And, ayun, guys. Kung gusto nyo kumuha din ako ng vlog kung ano yung process, kung paano yung process kapag magpakasal dito sa Finland. And then, paano mag-process ng residence permit. And kung paano yung process, kung ano yung mga requirements, kung paano magpakasal dito sa Finland. So, guys, just comment down below. Gagawa din ako na yan. So, ayun lang, guys. Ganun lang yung ating experience, actually, sa immigration. Talaga nakakaba siya, pero just be yourself and talagang mag-stick ka lang doon. Dapat consistent yung mga tanong mo and then related doon sa letter of invitation mo at kung ano yung totoo. Yun lang. Madali lang naman siya actually, guys. Hindi ka mahihirapan. So, I wish you all ganun din yung mangyari sa inyo. Alam nyo yun, madali lang, smooth. And, ayun, yun yung first time natin, guys. As in, diba? Sarap balikan, John. So, that's it for today's video, guys. Maraming salamat. I hope to see you guys on my next one. Bye-bye. Salamat. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano pa yung gusto niyong malaman. I'll do my best. And just for you. Char! Bye-bye, guys. Salamat. God bless.